ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung mga sangkap sa pagkuha ng taco. So ayan guys, yung rice pala, badonis, bawang, sibuyas, yung pusa, kiniling na karne, at saka yung kubos na pinadry ko sa oven guys. At saka asin, black pepper, at saka olives oil. So, tara na guys, umpisahan na natin. So, ayan guys, una yung rice, lagyan natin ng olives oil. And then, ilagay na natin si inining na karne. Sabay-sabay ito lahat guys. And then, ilagay na natin si badonis. Kalahati lang po guys kasi mamaya lalagyan natin ng sabaw yan guys. Si kusa. Pagka na ilagay na natin yung laman sa loob. Ayan guys. And then, lagyan natin ng paminta na durog. And then, asin. So, ayan guys, naihalo na natin. So, ilagay na natin sa loob ng pusa. Ayan. Guys, sira. Nabasag sa pagtanggal ko ng laman ng pusa. Pero okay lang yan guys. Pwede din yan lalagyan ng laman. Pero wag lang punuin hanggang dito lang guys para hindi tuluyang mabasag. Alam nyo kasi guys, hindi dapat ito basag kasi masisira lang yung pusa. Pero sa panahon ngayon guys, bawal ang magtapon guys. Kaya, lagyan na lang natin ng laman. Pero konti lang guys, hindi puno para hindi siya totally mababasag guys. Sayang kasi guys, pagka itapon lang guys. Bawal ngayon ang magtapon guys. Ayan. Natin lagyan ng madami guys. Ayan, ganyan lang siya, huwag natin punuhin guys. Kaya ayan, lagyan natin lahat guys. So ayan, nalagyan na natin ng laman si pusa, mga kalab. So ayan guys, as you can see, may laman na po siya. So ito na guys, iluluto na natin si kusa. So lagyan natin ng mantika ang ating caldero. Ayan, antayin natin uminit. Ayan, mainit na po ang ating mantika. Ilagay na natin si sibuyas. Pahabang hiwa ng sibuyas guys kasi ganyan talaga ang pagkahiwa niya at ilalagay natin mamaya doon sa ibabaw ng nagrilled na kubos or tinapay. Ayan, i-next na natin si bawang. Actually, ito sibuyas, hindi po siya dapat magiging yung brown talaga kasi ayaw po ng amo ko pagka makmur. Kailangan po yung katantaman lang ang luto ng sibuyas. Ayaw po nila yung medyo sunog, ayaw nila yung nag-brown siya, ganyan lang siya. Ayan, ganyan lang po si sibuyas natin, hindi siya mag-brown. At ilalagay na natin si kusa. Ayan. I-fry natin kunti si kusa.
din hanggang sa medyo mag-ano siya. Brown, konti. So, ayan, i-fry na natin konti si Kusa. Lagyan na natin siya ng tomato paste. Ayan. Ayan. Then, ihapit natin. I-mix natin si Badonis. So, balik natin. Ayan. Lagyan din natin ng ito, Roman. Ayan. Lagyan din natin. Oops! Tama na. Nagulat pa ako, guys. So, ayan. Halo-halo natin pantis bago natin lagyan ng tubig. Yan, lagyan na din natin ng asin. Ayan. And then, next, lagyan na natin ng tubig. Ayan. Ganyan lang kadali, guys. Kukuluan na natin siya ng 25 minutes. So, hayaan muna natin, guys, na kumulo ng 25 minutes. Takpan muna natin. Ayan. So, habang inaantay natin maluto, guys, gagawin natin yung yogurt na ilalagay mamaya sa ibabaw. Guys, so let's go, guys. So ito, guys, yung yogurt na ilalagay mamaya sa ibabaw ng ating ginagawang pagkain ngayon, yung McMore. So ang nilagay ko dito, guys, is ito, fresh yogurt, at saka ito, tahina. Yan lang, guys, at saka asin. Hinalo ko dito. Ayan, guys, nailagay ko na, ready na pala siya. Hindi ko na nakuha yung pagkagawa ko, pagkalagay ko. Pero yogurt lang at saka tahina, asin, yun lang, guys, at saka konting dikdik ng bawang. Ayan lang siya, guys. So, ayan, nakulo na po ang ating Kusa. Kusa McMore. Ayan, you can see po. So, luto na po si ang ating Kusa. Patayin na natin ang apoy. At ilagay na natin sa plato. So, ito, guys, gagawin natin ang kokyong bear na ilalagay natin mamaya sa ibabaw ng ating McMore. So, ganito lang. Gawin natin. Tanggalin natin yung bala. Ayan. Hindi po lahat yung balat na tatanggalin. Ganyan lang po siya. Ayan. So, ayan, guys, ilalagay na natin sa plato ang ating recipe. So, let's go. Let's do this, guys. So, ilalagay na natin sa plato ang ating Kusa, guys. Ito yung pinapay na pinakrispy ko sa oven. Ayan. So, dito natin ilagay si Kusa. Ayan. At saka ito yung cucumber, guys. Nilalagay sa ibabaw, badonis, and the yogurt. So, ganito, guys. Ilagay natin yung sabaw dito. Yung sabaw ng Kusa natin, guys, ilalagay dito. Ayan. Ganyan.
ganyan lang siya, lagay natin dito hanggang sa malubog yung tinapay na napakrispy. Ayan. So, ayan ang outcome niya, guys. Pagkalagay natin ng sabaw ng ating kusa. And then, next natin is ilagay yung yogurt. Ganyan lang siya, guys. Ilagay sa ibabaw yung yogurt na linagdan ko ng kahina, dinikdik na bawang na konti, at saka asin. Ayan, guys. Ayan. Ganyan. Look, guys. Look at this, guys. And then, ilagay natin si pusa sa ibabaw. Ilagay na natin yung pusa. Actually, dalawa lang ang ilagay ko, guys, kasi pagkain lang to ng amin ko. Ayan. And then, after natin mailagay yung pusa, lalagyan natin ng cucumber or pitino dito sa gilid-gilid. Ayan. Ganito lang, guys, ang gawin. Easy lang, guys. Ayan. Ito. And then, lalagyan na natin ng badolis. Ayan, guys, sa ibabaw. So, ayan, guys, ang outcome niya. Ayan, so, ayan. Ito na po yung ating makmur. Kusa makmur. Ayan po. See, guys, madali lang siya gawin. So, ayan, guys, thank you for watching. Sana nagustuhan niyo ang aking video. Look